day, mga kabonsai army, andito na naman po tayo. Salut! Bago po ang lahat, sana po abang pinapanood nyo ito ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago salamin natin. Kinita sa bonsai. Yan. Bago na po isalamin natin. For today's video, mag-aano po tayo sa workshop ng tugas. Bali, tatlo na po yung gagawin natin. Yung hindi ko lang malaman yung number nung dalawa. Yung si tugas number 1 at si nandun. Kasi yung dalawa, setback. Kailangan nang isetback. Pwede namang hindi na i-video na separately. Pwede na po natin isabay kasi ano lang naman yun. Mabilisa kasi setback lang po yun. Back to zero. Parang back to zero sa ikanga. Ayan. Simula na natin. Yan po yung i-workshop natin, si tugas number 3. Ayan. Sadahan dito. Ayan. Ito. Tugas number 6. Saka itong isa na to. Ito walang number. Wala po siyang number. Pero na-workshop na, may alam ko kung hindi ako nagkakamali, may mga videos na rin po yan eh. Kawawa yung aking mga argaw. Ayan o, nagkalagas po siya nung nabagyo. Ayan. Pati yung aking ibang tugas, ayan o, nalagas yung mga bagong dahon. Pero bumabalik na po siya. Ayan po. Ayan po, simula na po natin dito sa isang tugas na to. Lagyan na lang natin siya ng number, pero kung di ako nagkakamali siguro mga pang ano na to, si tugas number 7. Alam ko sa 6 na ano eh, yung pag na number natin, doon huling nagkaroon ng numbering. Yan, kung di ako nagkakamali. Tapos maraming, may mga nabenta na. Kung di ako nagkakamali, si tugas number 5 na benta na yon. Kasi 4, ay sa 3 yata yung isa, yun, nabenta na din po yun. Eto, dahil dun sa pagkabagyo, nalagas yung mga dahon niya, yun, nagkaganyan po, nabulok. Sakto naman, ang gagawin na po natin, kakatback na lang po natin siya. Para mag-twigs na naman, mag-twigs na lang po siya. Halos twiggings na lang po ito eh. Yan. Kaya, setback na lang po natin yan. Mga ganyan. Maiiksi lang po yung gagawin natin na ititira natin. Ayan, katulad yan. Maiiksi lang po. Ayan. Kasi twiggings na lang. Ayan. Hindi na po yan natin iwawire. Ayan. Cutback. Lang po. Kasi may mga twigs na po siya. Okay. Ito. Twigs na po yan. Yan. Ito po. Mga twigs. Yan. Patuloy na din po natin yan. Tapos itong isang larga na to. Yan. Patuloy na nga muna natin to. Bahala na. Itong malaki na to, tuloy na din po natin. Medyo sagad. Ayan. Kasi, may shoot siya dito. Ayan. Sana yun na magtuloy para ika-cutback pa siya ulit. Ayan. Pag nagtuloy po yung shoots na yan, dito, cutback din. Sa ibabaw. Ayan, puro cutback na lang po yan. Hindi ako talaga nagkakamali, may video na to eh.
dito, cutback din. Ito, cutback din. Nasa ano na to eh, third generation na ng mga sanga niya. Kaya puro cutback na lang siya. Twiggings na, hindi na po yan iba-wire. So, sa side na to, yan. Makita nyo po. Cut na din yan. Ito, cut na rin. Ito. Yan. Pinahaba po natin. Ah, humaba. Ayan. Pero, maiksi na lang din po yung gagamitin natin dyan. Cutback din po yan. Itsura niya. Ayan. Ito, cutback na din yan. Ayan. Bali yan ang front niya. Ayan po. Ayan. Ilinisin na lang natin. Ayan. Tapos, papatubuin na lang po ulit natin yan. Ayan naman po, siya si Tugas number 6. Ayan. Kaka-cutback na din po natin yan. Wild na po siya. Oh. Pang-setback na rin po siya. Siya naman, hindi siya nabulok yung dahon niya. Kasi, medyo lilim siya. Ayan. Una natin aalisin to. Yung sanga na to. Ito. Kasi, isa siyang tawag doon, sucker branch. Sucker branch po siya. Hindi siya magandang ideal gawing sanga. Tanggalin po natin siya. Yung mga sucker branch eh, yung kita taba nila, mabilis silang tumaba. Ayan. Tapos putol-putol. Mga 1 nudes. 2 nudes lang ang layo. Ayan. Pero nagbabakbading naman po siya. Kaya yun ang kagandahan. Ayan. Mga sanga na nakatubo pa, ilip pa pa ba. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Patwiggins na lang ito eh. Ayan. Kaya setback siya. Mabilis lang to. Kaya lang wiring. Ayan. Ayan po. Sa mga baguhan, ganyan po yung technique pag magpapataba kayo ng sanga. Ayan o. Iwawire nyo. Tapos bebend nyo pataas. Lamok. Pero ang kailangan lang po natin ay hanggang dito. Kaya hanggang dun lang po yung puputulin niya. Putol. Hindi pa malaman kung paano alin ang front dito. Pag didisisilang pa. Ayan. Sa mga darating pang panahon. Ayan. Dito naman. Ayan. Kukunahin natin to. Medyo maganda yung part na mamaya. Eh. Yung isa, yung pangatlo. Maganda naisip ko dun. Out of the ordinary. Yan. Yan na po siya. Pwedeng ito front. Pwedeng paganyan. Reposition. Para sa mga darating ng araw. Tapos tatanggalin na po natin siya ng dahon. Para balanse ang tubo. Yan. Mag-i-invite siya ng new growths. Yan po. Tanggalin na po natin yung lahat ng dahon. Wala na po yung wiring. Meron na siyang dating. Isa lang po siyang cuttings dati. Mula doon sa binili kong isang materials galing sa isang seller dyan sa ano, kasi our newbie wow. Kung gusto nyong bumili sa kanya sa materials, nagla-live selling pa rin siya. Hindi ako magkakamali. Ayan.
eh dulo siya. Hindi siya kakasya sa planggana. Kaya pinutol po natin. Ayan. Ayan na po. Ayan. Pwede siya i-reposition. Eh. Ayan po, situgas number 3. Ayan, medyo may mga abang naman siya, kaya lang ay medyo nahihirapan po tayo magdesisyon. Kasi kung ito po yung front, ayan, nakasubo masyado to, naka-atras naman to. Tapos itong magiging apex niya sana hot dog. Kasi ito din. Na-video ko na to dati kung paano ko gagawin, hindi na ako na-satisfy kasi nagmukhang reverse po dito. Yan, naging parang reverse. Kung ito naman naging magiging front. Yan. Kailangan po kasi may curve, ayan oh. Tuwid na tuwid. Yan. Pwede po 'yan, papatayin 'to. Yan. Para maging tapering. Pero nag-reverse naman siya dito sa baba. Ayan, mas medyo sexy. Reverse. Eh nakakita po tayo ng isang bonsai. Pwede nating gayahin. Ang mangyayari po, ayan, napagdesisyonan ko itong sangata to, tatanggalin. Uukitin dito. Ayan. Tapos itong sanga na to, ito, saka ito, ito, tatanggalin. Ito namang sanga na to, siya yung magiging first branch. Ito. Pero uukitin itong side na to, itong sanga na to ay tatanggalin. Siya ang magiging first branch. Tapos ito, side na to, ayan, ay tatanggalin din para magkaroon ng flow. Ayan, magkakaroon siya ng flow. Ayan, flow. Flow tawag, ha? Gagayahin na po natin yung napanood natin. Ayan, magkakaroon siya ng flow. Tanggalin to. Ayan. Meron na siyang bend. Ayan. Ito. Ito yung magiging secondary branch. Ito. Tapos itong sanga na to ang magiging bagong leader. Ayan. Yan yung papuntang apex. Ito po. Ito ay tatanggalin. Ayan. Simula na natin. Ayan. Punahin na natin to nasa baba. Napag-decision na natin to na ano yung parang out of the box na po to. Yung art na yan ay yung decision is pwede natin gayahin sa iba pero not in a so similar way, pero yung technique na ginawa nila, nagbawas ng mga sanga para magkaroon ng flow o sayaw yung ano natin bonsai, hindi parang tuwid na tuwid pong ganun. Mula rito hanggang doon diretso sa apex ay tuwid. Putulin po na, puputulin ko muna yung video at lilinisin ko muna to para makaiksi ng oras. Ayan po, natanggal na po natin yung ano na yan, side. Ayan. Ayan po, nawala na. Tapos medyo inward, papasok. Ayan, para magkaroon ng kapantayan po. Ayan. Inward yung naging bawas. Para pag naghilom, almost pantay ang mangyayari. Or pagdating po ng panahon, malay nyo, makabili tayo ng die grinder o ukain natin, lalagyan natin ng dead part. Ayan, tapos next naman po ito. Itong sanga na to ay tatanggalin. Para magkaroon ng tapering. Ayan. Ganyan po.
tanggalin po natin. Dami nating inabang pero kukonti lang yung magagamit pala natin. Ayan, tagal ko ito pinag-isipan. Tinitigan ko na mga ilang araw to. Nasa tapat to ng aking duyan eh. Pinag-isipan ko talaga kung paano magkakaroon ng flow na hindi naman siya magmumukhang trying hard na bonsai o freestyle na, pero freestyle pero may forma pa rin. Mahirap kasi parang trying hard eh. Kahit paano naman masasabi na po natin na medyo may marunong na po tayo konti. Konti lang na yung mga rules, mga malpangit na tignan, nagagawa na po natin ang paraan para hindi namin maging masagwa yung itsura ng mga bonsai natin. Tapos ito, iwa-wire na lang po natin mamaya. Meron na siyang konting flow. Ayan. Tapos ito naman. Ayan po, tatanggalin na po natin ito. Palagari. Shout out nga pala sa isang kaibigan natin na naging bisita po natin. Siya po nagbigay nito. Hindi ko na po may mention yung pangalan niya. Ayan, taga... ano na lang, kung taga saan siya, isang exclusive subdivision, taga doon po siya sa Colinas Verdes. Bigay po siya niya nung kanya, siya yung na-bisita po dito. Ayan. Kaya hindi na po tayo pwede mag-hunting eh. Pwede siyang ano, cuttings. Yan. Cuttings siya. Aray! Nahulog! Cuttings. Yan. Tapos lilinisin na yung linisin na lang po natin yung pinagputulan. Ayan po, natanggal na po natin. Iwasan pa pala natin to. Ayan. Medyo may kusot. Ayan. Pwede pa itong bawasan pa. Ayan. Pwedeng bawasan, pwedeng hindi. Pero dahil malaki yung binawas po natin dito, saka dito, hinay-hinay na lang po muna para hindi mabigla. Ilinisin pa natin konti ito. Yan. Time naman ay ito. Ito naman ang tatanggal. Pero pa, ano na lang po. Pwede siyang gamitin eh. Pwede rin siyang gamitin pero medyo
hindi na po tingnan po. Hindi magandang tingnan. Reverse na reverse. Tatanggal, babawasan natin para hindi yung napakasagwan tingnan. Tanggalin po na natin. Or hindi, tanggal na lang dala. Pwedeng gawing dead part eh. Pero nahandun pa rin, magmumukha pa rin siyang reverse. Kaya tanggalin na lang po natin ang tuluyan. Magiging parang sumo siya. Pero sabi nga nung iba, minsan kung ano yung binigay, yun ang gamitin. Pero kung may naiisip kayong mas maganda o kakaiba, yun naman yung ano, make your move na para mapaganda pa. Sa tingin mo yun ang magandang tingnan para sa'yo, go ahead na. Yan po yung ano natin na pag-isipan. Gawin natin parang sumo style. Ayan. Pwede dito eh. Pwede din yan, yan ang front. Pwede rin ito. Ayan. Pantanggal talaga tong part na to. Teka. Tanggalin ko nga. Tanggalin ko na nga. Bahala na si Batman. Lilinisin pa natin pala. Ayan. Ayan po. Nabawasan. Naging tapering. Nagkaroon ng tapering. Ayan. Ito pa konti pang bawas dito. Hindi na masagwa masyadong tignan. Naipit. Yan. 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 Tapos, katbak muna natin to. Ito. Ayan. Tapos ito na ang magiging bagong apex. Ayan. Hindi mo muna natin babawasan. Dahon lang po. Bawasan natin yung dahon. Ayan. Para mapapataba natin ito. Ito yung pwedeng maaring maging bagong leader. Kaya natin reposition ng konti. Para magkaroon ng flow. Ayan. Mayroon na siyang flow. Nawala na yung pagkadiretsuhan ng hotdog. Yan po, cutter naman ang kailangan natin ngayon para yung mga kinagat ng dog cutter, kiklean cut lang po natin para mas mabilis yung ano, magpaghihilom niya. Yan, clean cut lang po natin. May mga ano yun, sabog. Yan, pag clean cut po kasi, mabilis yung paghihilom nila. Hinay-hinay lang. Baka mahiwa. Shoutout nga pala sa mga kabonsai army natin dyan. Sa grupo namin dito, City of San Jose, Del Monte, Bulacan. Bonsai Hunters and Collectors. Shoutout sa presidente namin, Ninyo Ariola Duyugan. Ingkat lang. Clean cut din.
Okay. Ayan po. Nalagyan na natin ang wire. Ayan. Tapos ibibed na po natin. Ayan. Para magkaroon ng sayaw. Ayan. Dahil papatabain pa po natin ang isang kagaano po nun, mag-i-invite siya ng new growth, tapos yung paghihilom ay tawag doon, mapapabilis pag hindi po natin ito pinutol. Yan po. Yan po ang ating tips for the day mula kay Jason R. Yan. Yan po. Buti pa pala ang benta natin konti. Yan. Meron naman po siyang ato. Meron siyang bend. Ayan na po ang kinalabasan. Ang dami nating tinanggal para magkaroon ng konting flow. Ayan, para ano, kumbaga sabi nga po natin, ginawa na po hindi natin, kung alam natin mapapaayos, ayusin na natin kahit konti. Ayan, mawala yung mga masasagwan itsura. Ayan. Pero napaka-drastic ng putol sa kaisip. Medyo malayo-layo yung ano, medyo kailangan ni malawak-lawak yung imagination. Ayan. Ito. Dito magpa-pads. Pads. First branch. Second branch. Tapos apex. Kung suswertihin, sa likod, kung magkakaroon ng back branch, o kaya dito sa harap, front branch. Ganyan. Maliit lang. Ayan. Yung mga aabangan natin. Ito. Pwedeng, ano na to, yan. Pwedeng back branch. Pero mas maganda to, tumaba pa. Or sa setback pa to dito. Pag tumaba, mas mataba, mas maganda. Para hindi ano imbalance. Kasi di po, mas mataba po dito masyado. Tapos payat na agad. Kung pinutol po natin, magiging imbalance. Yan. Kaya mag-invite pa tayo ng new growth. Patabayin pa po natin to. Hayaan po muna natin. Yan. Tapos, lagyan natin ng ano, stickwell. Ayan. May isa tayong kaibigan. Ayan. Nagtanong kung ano, toxic daw po ba ito. Sabi ko naman sa kanya, hindi. Ayan. Ang pagpapatunay po niyan, ako pala lagpas na 5 taon. Nung una po, ang ginagamit po natin ay ano lang, pandikit na gaw-gaw. Tapos, nag-improve tayo sa Elmer's glue. Tapos, ayan, naging ganito na po. So far, so ano naman po, so good, wala naman pong namatay dahil dito. At maganda po yung mga paghihilom. Yan. Kung magkakaroon po tayo ng time. Nakakapagawa na din po pala tayo ng mga videos tungkol doon sa ano, napapakita po natin yung mga paghihilom. Yan. Very good naman po. Hindi po siya toxic sa halaman. Yung iba nga po, yung mga foreigner advice nila ng ano, pag wala, bulgasil pwede. Yung pang tapal sa bubong, pwede daw po Ginamit po nila doon sa kanilang ano mga bonsai. Pero, pinaka-safe na po ito. Ayan. Elmer's, wood glue. Ayan po, stickwell wood glue. Pinaka-safe na, marerecommend ako na po yan. Meron pong nabibili na ano dyan, mga cutting paste. Medyo pricey siya pero design po siya talaga sa para sa mga ganyan. Lazada and Shopee, yan po. Kung hindi niyo po may mga ano kasi nagtatanong, hindi po nila na siguro na tinatapos yung video tapos tatanong na lang nila kung saan nakakabili. Sa Lazada and Shopee meron po. Cut paste ang tawag. Ayan po, natapos na po natin. Tapos itong mga ito, nilagyan din po natin ng mga yung mga malalaki putol. Ayan, nilagyan na din po natin ng ano, for safety reason. Ayan. Yung mga dulo ng mga pinagputulan. Hanggang dito na lamang po yung ating video. Ayan, maraming salamat po. Kung may time kayo,
Paki-share, like, comment, yan. Tapos kung may puna kayo na mali yung ginagawa ko, open for correction po tayo lagi. Yan. At maraming salamat po sa patuloy pa rin pagdami ng ating mga ano, nagkaroon lang tayo ng ano dahil nga nung nakaraan bagyo, yan, nakaka-tiempo paggawa ng YouTube mga videos. Kaya po paminsan-minsan sa vlog, ano, gumawa ng reels, yan. Para maano pa rin na yung mga nagagawa po natin, mga konting update na rin po yung parang semi-update sa mga nagagawa natin, yung mga bonsai natin, napapakita natin kung mga buhay ba, hindi yung demo lang, sabay namamatay lang, hindi naman pala. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, yan. Yan. Ayan, oh. Napaka-drastic yung ano natin, eh. Ayan, oh. Yan. Ginawa natin yung design para sa kanya. Ay, pwede yan, oh. Pwede pala to, oh. May flow siya, oh. Ayan, oh. May flow siya. Pwedeng ito ang front. Ayan. Ayos, ah. Ayan. Parang sa buhay natin minsan yan, mga tol, mga kabonsai, yung drastic move. Kailangan natin gawin para minsan yung, ano, eh, yung maihalin tulad din natin yan minsan sa mga kalusugan natin. Yung kailangan nating merong bitawan sa mga kakilala natin, relatives, ganyan, para magkaroon tayo ng peace of mind o magkaroon ka ng mental health kung hindi mo tatanggalin sa buhay mo. Yan. Minsan talaga, drastic move, may mga masasaktan, magdaramdam, pero minsan kailangan nating gawin yun para magkaroon tayo ng peace of mind. O kung hindi natin gagawin yun, yung isang bagay na tatanggalin natin sa buhay natin, magkakaroon naman tayo ng mental health. Yan. Kaya hanggang dito na lamang po, mga kabonsai army, maraming salamat sa inyo, very thankful ako sa inyo, kahit po doon sa reels, sinusuportahan nyo ako, kinokomentan nyo ako, maraming salamat sa inyo, mga kabonsai army. Kaya hanggang dito na lamang, stay safe po sa ating lahat, God bless, salut, adios!